Narito po, Panginoon, ang iyong mga anak nagkakatipon sa dakong lugar na ito, sa LMS. O Diyos, pinupuri po namin kayo, ang iyong dakilang kapangyarihan sa mga oras na ito sa araw ng Sabat. Amin po, Panginoon, nilalapit sa inyo ang aming mga kahinaan, pagkukulang, pagkakasala. Inyo kaming pakalinisin upang ang inyong pong banal na espiritu ay patuloy po na mangusap sa amin. Maraming salamat po, Diyos, sa lahat po ng mga biyaya at pagpapala na patuloy niyo pong binibigay sa amin, especially po sa aming mga kalusugan. At ganyan po, iningatan niyo po ang lahat po ng mga delegates sa buong Central Luzon Conference na kami po ay nakarating dito na mapayapa at ligtas po sa daan. At ngayon, O Diyos, sa aming pong matunghayan na mensahe ng Congress na ito na nagbumula sa iyo, puspusin kami ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na espiritu at ang espiritu na po ng panghuhula na amin pong mapag-aralan at maibahagi sa amin ng mga iba't ibang speaker. Especially po, Panginoon, amin pong dinapit sa inyo ang iyong anak na gagamitin ngayon sa katauhan po ni Sir Mar Palaya na siya po ang inyong tinalgang NPUC Director. O Diyos, puspusin po siya na iyong kapangyarihan ng banal na espiritu. Bigyan po siya ng takal ng katalinuhan. At kami, Panginoon, ito'y ma-absorb namin sa aming mga puso't isipan upang kumagkagayon. Ito po ay aming pong maibahagi sa aming kanya-kanya iglesia sa iba't ibang area ng buong Central Luzon Conference upang kumagkagayon, O Diyos, kami po ay patuloy na inyong gamitin na isang mabisang instrumento na marami pong mga kaluluwa pa naming maakay sa iyong paanan sa iyong, na kami po ay habang naghihintay sa iyong kalawang pagbabalik sa sanlibutan ito. Salamat po, Diyos, sa katugunan po sa iyong panalangin. Salamat po sa iyong bugtong na anak na si Jesus Cristo na napayubay sa krus ng Kalbaryo na tinubos niyo po kami sa kanyang dugo ang aming mga pagkukulang at kasalanan at kayo po nagkaroon kami ng pag-asa ng kaligtasan. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Alam ko pong lahat tayo ay masarap ang tulog. Sapagkat kagabi ho, bago ako matulog, ako ay nag-oobserba ng kaunti. Ang bayan ng Diyos pala, bago matulog, nananalangin muna. At pagkagising ay mananalangin ulit at magbabasa ng banal na kasulatan. Napakagandang eksena na akin pong nakita kagabi at ngayong umaga. Ngayon pong umagang ito ay nais po nating ipagpatuloy ang karanasan natin sa Panginoon. At bahagi po ng karanasan na yan ay nais ko pong hilingan ng lahat na tumayo. Lahat po tayo tatayo. Sige po. At tayo po kukuha ng ating partner o kapareha. Yun pong ating partner, tayo po face to face o harapan. Sasali na rin kayo dito. Kami ni Sir Fillmore. Tapos so, habang kayo nakaharap sa partner nyo, ay sasabihin nyo ang sasabihin ko, sabihin nyo sa partner nyo. Sa English ho yun ay repeat after me. O mga kapatid, ako ay masaya. Ako ay masaya. At narito ka. At narito ka. Ako ay masaya. Ako ay masaya. Dahil nakasama kita. Dahil nakasama kita. Pangako ko, hindi kita gagambalain habang nakikinig ka sa ating mga speakers. Pangako ko din na hindi kita tutulugan hanggang hindi natatapos ang mga nagsasalita. Pangako ko din na hindi ako uuwi ng maaga at tatapusin ang lahat ng program hanggang dumating ang commitment. At higit sa lahat, ay pinapangako ko na simula ngayong araw na to, ako'y magiging isang kolpultor. Pwede na po tayong maupo, mga kapatid. Ako po ay naniniwala na sa pangako ang yan ay ang Panginoon po ay nakatingin. No? Nakatingin sa ating mga pangako.
Meron ho mga konting pagbabago, mga kapatid. Ang inyo pong tagapanguna ngayon ay hindi po si Pastor Sagnoy. Kami po ay magkasing taas lang. Si Pastor Sagnoy po ay may inasikaso. Ako po si Wilfred Quezon. Ako po isa rin sa team leader ng Central Luzon Conference. At ang nanalangin po sa atin ay si Brother Fillmore Sarco. Siya po ay isa sa mga assistant publishing ministry leaders. At ang nagpaawit po ay meron ding pagbabago. Si Sister Melinda Rivera, ang kasama niya po ay hindi po si Sister Elsie. Ang kasama niya po ay si Sister Sally Cruz. Kaya yun po ang ilan mga pagbabago. At ang susunod pong pagbabago, yun pong ating unang speaker, ay hindi po si Pastor Vivencio Bermudez. Ang ating pong unang speaker ngayong araw na to ay ipapakilala po sa atin ang ating pong direktor na si Pastor Freddy Matera. Pero bago po tumayo si Pastor Freddy, atin pong hinihilingan at magbigay ng message in song si Pastor and Mrs. Yong Angeles. Happy Sabbath po sa inyong lahat. Patingin po ng inyong ngiti. Ayan, gaganda at ang gagwapo ng anak ng Diyos. Amen! Ang aawitin ko po ay may pinamagatang ako ay lalapit. Ito po ay naisulat ni Pastor Yong doon po sa Land of Palanan. Nakarating na po ba kayo doon? Ayun ay Patmos po sa CLC, ang sabi-sabi nila. Nasasakay ka pa ng maliit na eroplano para makarating doon na dapat marami po kayong panalangin. Yeah. So dahil po sa experiences niya doon, siya po ay nakapagsulat na ako ay lalapit na nagsasabi na anuman po na pagsubok na harapin natin, lalo na po na magbabahagi tayo ng salita ng Diyos, ay huwag po nating kalimutan na una-unang lumapit, walang iba kundi po kanino? Sa Panginoon, bago po ang ibang taong lalapitan natin, lapitan po muna natin ang ating Panginoon. Dahil siya ang pinaka-the best sa lahat. Amen po? Amen. Amen. Ito pong ako ay lalapit ay naandito po sa CD album na Mahalin Mo Lang Siya na naisulat po namin ni Pastor Yong. Ito po ay may 10 Filipino songs. Ang title po ay Ikaw o Aming Diyos, Kahangahangang Nilikha, Walang Duda, Kayang-Kaya, Ako ay Lalapit, Kung Kasama Ka, Biyaya at Awa, Kalooban Mo, Maghihintay Kami at Mahalin Mo Lang Siya. So napapasalamat ako sa Panginoon na binigyan po kami ng opportunity na maglingkod po sa inyo. Ang awit pong ito ay para sa Panginoon at sa inyo pong lahat. Pag di matanggap pa nangyari sa buhay na ito, sisisihin mo ang langit sa nadarambang kay pait at papatak na lang ang luha nang di sinasadya at hahanap ng malasakit kung saan-saan pipihin at tumako sa'yo. Ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit. Si Jesucristo ang kanlungan mo. Bukas ang puso niya sa'yo. Pag lumipas na ang oras, lahat magwawakas, matatapos ang paghihirap, kaluwalhatian ang haharap, at titingin ka sa likod mo't magbabalik ka lang, makikita
sapagkat ang lahat mapupukaw at kung ako sa'yo ako ay lalapit doon sa gumawa ng lupa at langit si Jesucristo ang kanlungan mo bukas ang puso niya para sa'yo. Salita ngayong umaga. Siya po ay masasabi ho namin sapagkat magkatagal po namin siyang nakasama, siya po ay tinagurian namin a man of action. Mabilis po siyang nagre-response. At siya rin po ay simpleng tao. Napaka-humble po niya. Anytime, pwede po niyo siyang i-approach. At siya rin po ay tinagurian naming workaholic. Kahit po anong oras, at talagang siya may pagkakataon, may lakas, ay pupunta po siya. Kapag inyo siyang in-approach at siya may panahon, kahit malayo, ay pwede po niyo siyang kuning speaker. Siya po ay mabilis na nagre-response. Ang ating pong tagapagsalita, ay mahaba na rin po sa serbisyo. Since 1981, siya po ay naglingkod bilang manggagawa sa gawain po ng publishing ministry work. Siya po ay isang engineer by profession. Ngunit siya po ay naglingkod bilang literature evangelist, naging livelihood director ng Mountain Province Mission. At sa loob po ng 13 taon, siya po ay pinagkalooban at pinahintulutan ng Panginoon na maging publishing director sa Mountain Province Mission. At dahil lang po sa kanyang magandang paglilingkod, ay nakita ng Diyos na siya ay muli niyang tinawagan sa isa pang mabigat na responsibilidad. At siya po ay naging publishing ministry director and SOP ministry director ng North Philippine Union Conference. At sa kasalukuyan po ay pangalawang pagkakataon na po niya. Second term, na siya po ay muling pinahintulutan ng Panginoon o tinawagan ng Panginoon na manungkulan bilang publishing ministry director and SOP ministry director. Siya po ay walang iba kundi si Director Mario Palaya.
Maraming salamat sa pagpapakilala, Pastor Freddy. Maraming salamat sa tanging awit ni Sister Angeles. Yeah. Gusto ko nga pong makita kung ilan ang mga kulpultor at mga leaders na nara sa ating pagtitipon ngayon. Pwede hong tumayo. Tumayo po. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 36, 38. Okay? Thank you very much. Maganda po ang ginawa ni Brother Kison na pinagawa kayo ng commitment kaagad. Yung 38 po na kulpultor ngayon na tumayo pagkatapos po ng seminar natin, 100 or 200 na siguro. Amen. Aba, parang mahina amin ninyo. Ang canvassing po ay ito lamang po ang legal na pwedeng gawin ng kahit pastor, kahit teacher, kahit kayo'y nagtuturo, kahit kayo'y nagpapastor. Hindi ho kayo ihahabla sa conflict of interests. Pwede ho kayo mag-canvas. Ay, hindi ho yun ang topic natin ngayon. Okay, salamat na kayo po ay naririto. Ito po ay isang mahabang pagpaplano ito ng ating union at lalo tigit ang ating division. At ang congress po nito ay ginawa na natin sa mga ibang missions and conferences. At ngayon po ang pagkakataon na tayo dito sa Central Luzon Conference. Hindi lamang po dito sa atin, kahit din po sa ibang division o ibang union ng ating division ng Southern Asia Pacific. Kami po ay naroroon sa Sabah, Malaysia noong November of last year, 2015. At kasama din po namin si Pastor Bermudez, si Dr. Almusera, parang wala pa naman sila ngayon. At mga iba pa. Ngayon po ay nasimulan na natin kagabi. At sangayon sa pagsabi ni Brother Wilson ay wala daw mag-iisturbo sa inyong mga kapatid ngayon. Talagang makikinig talaga tayo lahat. At yung pong mga handouts ay hindi ho na kami nakapaghanda. Bagamat ang sabi ni Pastor Freddy, ay ilalagay po yan sa USB. Sa mga katulad po ninyo na nakakapag-attend na po ng seminar na katulad nito, ay mangyaring mga iba ay pagpapaalala muli. Marereview ulit tayo. O kasi meron akong natanong na kapatid, ang sabi niya, ay, spirit of prophecy. Alam ko na yan. Yeah, at least alam po namin na alam natin lahat to. Walang Adventist na hindi nakakaalam ng spirit of prophecy. Tama po ba? Yes, you see? Sabi niya, alam ko na yan. Bakit pa mag-attend ako? Oh, bakit? Ano nangyari nito? Oh, kumabalik. Hindi ko sanay itong pointer ni Pastor Freddy. Sa kanya ito eh. Ah, sa gilid pala. Gilid. Okay. Sa ngayon po sa ating topic ay the role of Ellen G. White in the development of the Seventh-day Adventist Church. Ang panimula po natin sa ating pag-aaral, of course, ay reach the word, RTW, na sinabi ni Pastor Sir Tolentino kagabi. Yeah. Reach the world through spirit of prophecy. Kaya lang mga kapatid, mahirap o marami sa atin ay hindi nga nagbabasa at hindi rin nagbibigay ng spirit of prophecy book sa ating mga ibang mga kapatid at mga kaibigan. Ewan ko kung anong mga kadahilanan, pero may mga nagsabi na ay sapat naman na yung libro o sapat naman na yung Bible.
bakit pa kailangan natin ng Spirit of Prophecy? Ang sabi ng propeta natin sa Amos, ang sabi niya, surely the Lord God does nothing unless, sabi niya, He reveals His secret unto His servants. Sa ating pong panimulang tanong, ay tanungin natin sa ating sarili. Ayan. Pangilan po ang fundamental beliefs natin ang the gifts of prophecy? Sino hong nakakaalala muli? Pwede hong taas ang kamay. Pangilan po? Pangilan po? 19. 18. Pagka magsagot kayo ay isang taas ng kamay, may regalo yan. Sister, halika. Ha? Huwag chorus kasi pag chorus, walang regalo. Yeah. Congratulations, sister. Fundamental beliefs number 18. Okay? Tingnan natin. Sabi niya, one of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. One of the gifts of the Holy Spirit is prophecy. At ang sabi niyang patuloy, this gift is an identifying mark of the remnant church and was manifested in the ministry of Ellen G. White. So, wala ito sa mga ibang denominasyon. Sa atin lamang po ito. Kasi ito yung talagang tanda ng nalabing iglesia. Kaya mapalad ang Adventists, mapalad na tayo na merong ito. So, this is fundamental beliefs number, bakit parang yan, number 18. Okay? At patuloy sa ating pag-aaral ay sinabi niya na as the Lord's messenger, her writings are continuing and authoritative source of truth which provide for the church comfort, guidance, instruction, and correction. Patuloy po na siyang nagagabay sa ating iglesia, nagbibigay sa atin ng kaalaman, at kung minsan ay ikinokorek niya tayo. Ito ang maganda. Iko-correct niya tayo. Say for example, kung hindi tama ang lifestyle natin, iko-correct niya tayo. Ayan. So ito yung maganda. Patuloy. At sa kanyang pagpapatuloy, sinabi niya, they also make clear that the Bible is the standard by which all teaching and experience must be tested. Ellen White did not make any other Bible. Hindi siya gumawa ng sarili niya o ibang Bible. Bagkus ay nagbase pa rin siya. Yan pa rin ang sinabi niya, ang katotohanan ay lahat ay masubukan at makita ang the standard of the Bible. So, ang sabi ng isang kapatid, bakit pa tayo mag-aaral ng Bible? Oh, what I mean, ng Spirit of Prophecy. Ay, pwede naman na pala yung Bible. Yeah. Eh, bakit pa? You see? So, ang sabi ni Mrs. White ay, ang sabi niya, my writings will constantly speak and their work will go forward as long as time shall last. Ay, magpapatuloy din pala ito kanyang sulat. At ang sabi niya, abundant message is given to the church and this my writings, ang sabi niya, will constantly speak until, sabi niya, time shall last. Kaya kahit pagdating ng Panginoon, isang kapatid, ang sabi niya, why do we need Spirit of Prophecy? O, kung sapat na ang Bible, hello, mic test, okay. Pagka sapat na ang Bible, yeah, ay bakit kailangan pa natin ng Spirit of Prophecy? Ayan. Okay. By the way, tayo po ba ay sumusunod sa Follow the Bible program ng ating church? Aha. Anong aklat na ho tayo ngayon kung sakali sumusunod kayo? Book of what? What I mean? The Bible. Follow the Bible. Anong Bible na tayo? Book of? Esther. Anong chapter na po tayo? Chapter? Aba, parang
Chapter 8. So sa mga nagbabasa ay we are now in the book of chapter. Oh, what I mean, in the book of Esther, chapter what? Chapter 7. Okay, so why do we need spiritual prophecy? Oh, ano naman po ang ating aklat na binabasa ngayon sangayon sa takda ng General Conference sa spiritual prophecy readings natin? Ano pong aklat? Ano pong aklat? Ha? Steps to Christ? O bakit? Siya yung kapatid lang natin ng nakakaalam. Parang nakakalimutan ninyo. Yeah. Patriots and Prophets. Yes. Yung Steps to Christ ay Missionary Book of the Year natin yan. And later on, or Spiritual Prophecy Book of the Year natin yan. Pero po yung sa reading natin is what? Tapos na natin ang Mount, Thoughts on the Mount of Blessings. Tayo na po ay naririto sa Patriots and Prophets. Ito po ay dinadala ko ito. Sino pong meron itong maliit? Ha? Oh, bakit? Kakaunting meron dito maliit. Pinamigay na siya. Ah, mabuti. Mabuti mga kapatid pag pinabigay ninyo. Pero ito, alam nyo, very convenient sa akin to kasi I can carry wherever I go. Linalagay ko lang sa pocket ko. I'm reading it while waiting for the bus or sa mga appointments ko. Yeah, that's why it's nice to have this small pocket size na mga spiritual prophecy book natin. Baka nakalimutan ninyo. Meron tayong set dito noon. Yung Complete of the Ages series na maliit na binubulsa lang. Ito'y kasama ito. Yeah. Ay gustong hingin to ng mga kaibigan ko na mga nakakakita sa akin. Sabi ko, hindi ko ito mabigay kasi wala na ako yung kopya nito. Naubos na. Ay ito na lang yung aking mga natitira. So, yung mga maliliit nito, isang set na lang natitira sa akin. So, dalhin po natin. Kasi patuloy, why do we need spiritual prophecy at this time? Ay pwede naman na yung Bible. Ayan. Oh. Sabi niya, ang sabi ni Georgian Bogimski, nagkapanagpo kami niyan doon sa Bicol. Siya ay retired businessman ng Russia. Yeah. At ang sabi niya, you are not a true Adventist if you are not reading spiritual prophecy. Yes. Kaya po, napaka-inam na tayo na nagkaroon o nabigyan ng ganitong pangitain na ating mahalin, basahin, upang patuloy niya tayong gabayan. Samantalang pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos, ang Biblia. Ang sabi nga ni Pastor Bermudez, ang sabi niya ay ang ordinary church daw, or what I mean, ang isang iglesia daw na walang spirit of prophecy ay ordinary Protestant church. O, maulitin yan ni Pastor Bermudez, sigurado ko ba mamaya. Yeah. Okay. And then, you have left on that this is the question why we need the spirit of prophecy. The answer of the question. And sabi ni Mrs. White, we have left and done the very things which God has left for you to do. You have been calling upon God to do your work. Had you followed the light which has given you, then He would cause more light to shine upon you. Ah. And then, because, and sabi niya, but while you neglect the counsels, warnings and reproofs that had been given, and sabi na, how can you expect God to give you more light and blessings to neglect and despise? God is not as a man. As man, He will not be tripled. And then, ang sabi niya is what? Patuloy, you have made God's word your study. If you have made God's word your study, pagkalang po talaga natin daw pinag-aralan ang salita ng Diyos ng puspusan at siya talagang gagamitin natin gabay at mamahalin natin ito, tanghilikin at basahin araw-araw. Ano ang sabi niya? With a desire to reach the Bible standard and attain to Christian perfection, you would not have needed the what?
the testimonies. Kaya nga po pala, kailangan natin ng spirit of prophecy. It is because, pati nga Biblia nga natin, nakakaligta na natin basahin. Di ba? At saka kung minsan ay talagang hindi nga lamang mahirap basahin o nakaligta ang basahin, ay mahirap natin makuha yung mga katotohanan. That's why we need this testimony. Yes, we need the spirit of prophecy. Okay? Ang sabi niya, it is because you have neglected to acquaint yourselves with God's inspired book that He has sought to reach you by simple direct testimonies, calling your attention to the words of inspiration which you had neglected to obey. Ayan. So, ito po mga kapatid ang mga kadahilanan na kung bakit ay hanggang sa ngayon ay ginagamit natin o kailangan natin ang spirit of prophecy. God is through the testimony, simplify the truths, great truths already given, and in His own chosen way brought them before the people to awaken and impress the mind with them that all may be left without excuse. Okay? So, yun po ang kadahilanan kung bakit marami sa ating mga kapatid ay kinakailangan natin ng spirit of prophecy upang patuloy na magbigay sa atin ng gabay at kaalaman. Okay? Spirit of prophecy. Ngayon, ang problema mga kapatid, bakit ang mga kapatid naman ay hindi sila nagkakaroon ng pagnanasa? Oh, they are not inspired na magbasa sa sulat ni Mrs. White. Ah, bakit? Eh kasi hindi nila alam kung sino si Mrs. White. Merong nga nagsabi, sabi niya, tinanong ang isang kapatid, ay, meron pa lang yung Mrs. White. Ang sabi niya, ngayon ko lang malaman yan. Oo yan, si Mrs. White ay presidente yan ng General Conference. Siya ang founder ng Seventh-day Adventists. Yung iba naman ay siya ang propeta. Ay, yung mga iba naman, ay marami naman lang sinasabi. Ewan ko lang mga kapatid. Ayan. Sino ho ba si Mrs. White? Kilala ho ba natin? Yan. You know, we love to read Bible. Why? Because we know the author. God Himself is the author. That's why we love to read these words. Yes. You see? Hope. Ano nangyayari sa ating mic? Okay? So, kilala ba natin talaga ng tunay si Mrs. White? Wala ho kaming panahon upang gugulin ang pahabang pagsasalita patungkol sa buhay ni Mrs. White. Pero pansamantala po natin ay bibigyan ng kaunting sulyap upang pagdating ng panahon, pag kami makakarating pumuli sa inyong mga area, at kung kayo na rin po ay magbabahagi ng seminar na katulad nito, I know you have already attend and deliver the sampaks known to Mrs. White sa inyong mga iglesia. Pero tinan po natin, upang sa kahit pa paano, katulad ng mga iba, may mga nakakausap ako, o nga, hindi talaga ako nagbabasa ng sulat ni Mrs. White. Yes. Mabuti yung ina-admit. Ang iba naman, oo nga, hindi ko naman talaga kilala yan si Mrs. White. At ang sabi naman, tama naman. Yung sabi naman ng iba, may Biblia naman ako, tama na yung Biblia. Okay. And so, who is Mrs. White? And what is her contribution into the growth and development of the early Adventists? Yan po ang makikita natin. And malalaman din po natin sa kung kailan at sino at paano na-organize ang ating iglesia. At kung paano nagkaroon o paano natanggap ang Sabat ng ating iglesia. Yes. Paano? Ito po ay may kaunting bahagi lamang po sa ating pag-aaral, but later on, ay pagpunta ho namin sa inyong mga area, si Pastor Freddy ay meron po kaming mga schedules, gagawin po namin yan. Kami po ay magtitipon sa Jakarta bukas at pag-usapan po namin ang mga plano for 2008-2017 and the rest of the years for 2020. Itatala po namin ang isang Spirit of Prophecy Seminar, sisimulan po natin yan ng Friday. Ang simula po ng mga seminars po natin ng Spirit of Prophecy Seminar ay magsisimula po yan ng Friday. Kasi po, meron po yung 5 na presentation upang malaman po natin ang kabuuan at madagdagan po ang kaalaman natin at mapapatibay ang ating pananampalataya sa pamagitan po ng sulat ni Mrs. White. So, you make an arrangement or publishing director, si Pastor Freddy, napakasipag po nito, napakagaling po ang kanyang 2 associates at saka ito po ang mga leaders natin, sila po ay naglilingkod ng tapat sa ating mga iglesia, sa mga kapatid. So, who is Mrs. White? Yes.
Of course, alam natin na marami na siyang sinulat. Yes, 2,000 visions and prophetic dreams during her 70 years in public ministry since 1844 hanggang siya ay namatay noong 1915, July 16, 1915. And then, some of the visions are mga mahaba, yung mga iba naman ay maiksi, at ang kanyang mga sulat, at sabi, more than 100,000 pages and 25 million words. And then, yung pong pagdalakbay niya sa mga iba't ibang lugar upang buksan ng kaalaman at katotohanan. And then, meron din po siyang what? Sa ngayon, more than 60 books ang nasa sa atin. Available po lahat yan sa ating LNG White State, doon po sa Ayas. Si Dr. Almosera ay mamaya ay naririto, silang dalawa ni Dr. Brian, Pastor Brian, ay sila po ang namamahala ng Spirit of Prophecy natin state dyan sa Ayas. At nandyan po itong mga libro ito. 24 books in circulation at the time of her death. And of course, meron pang mga manuscripts and total of 20,000 pages and 4,600 periodicals and articles. So, iyan po. And 2,000 The Review and Herald. So, iyan po si Ellen White. And then, mga sermons and diaries niya, okay, 60,000 pages of manuscripts, 200 tracts and pamphlets, 6,000 types written pages. Ito po yung mga sulat ni Ellen White sa original writing niya. Ayan. Eh, mga original na tao, magandang sulat. See? Yan ang handwritten. Ito yung mga sulat sa kamay ni Ellen White. Ayan ay makikita ninyo, preserve po pa yan doon sa Ayas. Doon kay Dr. Almosera. Okay. So, let us look into little known facts about her. Kaunting bahagi lang at yung mga karamihan nito ay dadalhin po namin sa mga pagtitipon natin sa mga Spirit of Prophecy seminar natin. And so, a messenger to the remnant chicks. Ang sinasabi ng iba, propeta. Okay. Pero, ma-humble, mapakumbaba, tama ba yun? Mapakumbaba? Humble? Tama ng Tagalog? Ako hindi Tagalog, ako Ilocano. Mapakumbaba. Yes. At ang sabi niya, pagka hindi mo siya tatawagin propeta, walang problema. Kung tawagin mo rin siyang propeta, wala din problema sa kanya. Pero ang sabi niya, I am the messenger of the remnant chicks. Okay. Then, yeah. Ang buhay niya, mga kapatid, yep. Bakit? Her life and Christian experience conform to the pure, simple, dignified principles of the gospel of Christ. Malalaman po natin, we could know all of this later on because sa Friday po namin na pagtitipon sa Spirit of Prophecy, ay papakinggan po natin yung mga testimonies ng mga taong nakasama niya noong siya ay buhay at kahit siya noong siya ay patay na. Nagsasabi ng mga katotohanan ng mga tao patungkol sa kanya at sa kanyang buhay. At ito ang kanilang summation ng kanilang mga sinasabi. Her life is what? Her life and Christian experience conform to the pure, simple, dignified principles of the gospel of Christ. Ito po yung kanilang sama-samang sinasabi. She exemplified in her own life, as does every true prophet, the principles of truth she taught to others. So ito po, yung summation ng mga testimonya ng mga tao na nakakilala kay Mrs. White sa kanyang buhay. Okay, let's see. Siya ay pinanganak doon sa Gorham, Maine. Yeah. Ito po. At pinanganak siya sa kanyang ina. Naglakbay sila from Maine, pupunta sila ng Detroit at dito po siya sa San Francisco na manatili ng matagal at dyan na rin po siya nalibing. Dito po sa Detroit, dito po maraming mga pangyayari sa pagsisimula po ng kanyang pagmi-ministro. Nakatanggap siya ng maraming visions at marami pong mga iba pang pangitain tinanggap niya. And then, ang immediate family niya, of course, ay siya'y pinanganak sa Gorham, Maine noong November 26, 1827. Yeah. At ang kanyang ina, of course, ay si Robert Harmon. At ang kanyang ina
Si Robert Harmon ay sa First Congregational Church galing. Ayan. At ang kanyang ina ay si Eunice Gold, a school teacher. Respetadong tao ito at sila ay galing sa what? Methodists from childhood. Yeah. So alam na ho natin. Ngayon, tanong. Sinong ama niya? Robert Harmon. Sinong ina? Oh. Bakit? Dapat what? Ellen? Ellen Harmon. Yeah. James White. Kaya Ellen G. White. Ellen Gold White. O dapat Ellen Harmon White. Yeah. Pero doon sa ayaw mo itong mga British na ito, pag ayaw mong sundin ang tatay mo, dahil siguro kung ayaw mo kung sundan kung meron siyang hindi magandang ginawa, ay pwede mong irestro yung pangalan ng nanay mo. So, yan po ang ginawa ni Ellen. Hindi niya sinunod yung pilyedo ng kanyang tatay. Ang nanay niya ang kanyang sinunod. Kaya Ellen Gold White. Okay. Samantalang kanyang mga kapatid, ay what? Samantalang kanyang mga kapatid, of course, ay sinunod nila ang pangalan ng kanilang ama. Ayan. Ito yung mga kanyang mga kapatid. Sila po yung walo. Nandiyan si Caroline, si Harriet, si John, si Mary, si Sarah, and Robert. Ang pinakamalapit sa kanyang kapatid ay itong si Mary. Ayan. Okay? At itong si Ellen, meron siyang anong singin sa Tagalog? Kambal. Meron siyang kambal. Ayan. Ang kakambal niya ay itong si what? Elizabeth. Yeah. Pero si Elizabeth, ang ginamit niya ay Harmon, hindi Gold. Okay? So, tanong natin. Ha? Tanong natin, ang kanyang edukasyon. Ano ang tinapos ni Ellen? Ano tinapos ni Ellen? Huwag ko kayo mag-chorus kasi pag-chorus, hindi ko alam mga aking bibigyan ng regalo. Grade? Oh, marami ng kamay. Titignan natin. Ayan. Ano tinapos niya? Okay. Tignan natin, ha? Limited by illness? Cut short by what? 3 years due to an accident at the age of 9. Ano bang nangyari at the age of 9? Ha? Oh, itong si Ellen, ang kapatid niyang si Elizabeth, sila nag-aaral 2 blocks away from their house at Brackett Street. At tinuruan itong mga anak na ito na habang sila ay nag-aaral at pagkatapos ng kanilang klase, kinakailangan umuwi sila palagi ng maaga sa bahay. At pagkatapos niyan, mayroong isang komisyon sa kanilang paaralan. At ayaw nitong mga magkapatid na mapasama sa anumang mga gulo sa kanilang paaralan. That's why, dagli-daglian silang umuwi. They went out immediately. Later on the way, while traveling on the street, ito po, silang dalawa, kasama ang kanilang kasamang kaibigan. Doon po sa gulong yun ay mayroong klase niya na nag-itsa ng bato. Ha? Tama ba itsa ng bato? Bumato? Naghagis. Ayan, naghagis ng bato. At yung paghagis ng bato ay tumama sa ilong ni Ellen. At nung tumama sa ilong ni Ellen, siya ay nabuwal. At nung siya ay nabuwal, ay umagos ng maraming dugo. At gustong tulungan ng mga tao itong si Ellen. Pero naturuan ang mga, alam mo, hindi ko alam ang kultura sa Amerika, katulad ninyo na nakapunta na ng Amerika, pero ang kultura doon ng Amerika, ayaw nilang mag-entertain ng mga strangers. Ayan. Kaya pala sa Amerika, kahit kumakain yung mga madalaw mo doon ng mga Amerikano, wala silang pakialam kung stranger ka. Ayan pala, ayaw nang magpatulong itong magkapatid, lalo tigit itong si Ellen. And so, nawalan siya ng malay. While returning home from the public school on Brackett Street, she was injured by a stone thrown by a classmate. And then,
Ang nangyari diyan, she suffered a broken nose concussion and was unconscious for 3 weeks. So, nakulog. Nakulog, tama ba yung nakulog? Nakulog yung utak niya. Naalog, tama, naalog. Yan, sige. Naalog ang utak niya at nawalan siya ng balay. 3 linggo, 3 weeks. Yeah. At while on the bed, sa hospital na yan, ay hindi pa namang magaling ang mga kwanoon, ay talagang isip nila mamamatay na si Ellen. Kaya't ang mga kapatid, mga klase niya, mga kaibigan niya, mga teachers niya, pumupunta na yan sa kanila. Yes, at meron pa nga nagrikalo ng baro na niyang pamburol. Si alam nilang mamamatay na siya. But her mother, Eunice, pleaded to her God. Ang sabi niya, Lord, if your will, na mabuhay ang aking anak, ang sabi niya, gawin po ninyo. At pag may gusto kayong mangyari sa kanya, ay gawin niyo po ang kababalaghang ito. So after 3 weeks, siya ay nagkaroon ng malay. At pagkatapos noon, mga kapatid, ay naging mahina na ang katawan ni Mrs. White. She still managed to go back to school, but she can no longer cope up with pressures sa paaralan. And so, she was not able to finish grade 3. Yeah. Okay. So, dahil po, yung kanyang ina, na siya na ang nagpatuloy, her mother, a wise and careful woman, would not allow Ellen to grow up in ignorance and taught her many of the practical lessons needed in the preparation of life. That's why we need not only to rely on to the teachings na mga pagtuturo ng mga teacher sa ating mga anak, kundi tayo magturo sa ating mga anak. Tulungan natin ang mga guru. So, tinuruan ang si Ellen kasi hindi na nga siya makapasok sa paaralan dahil sa kanyang kainan, so dahil sakit na yon. So, ang kanyang ina siyang umalalay at tumulong sa kanya. Okay? So, ang kanyang pamilya, of course, ang kanyang asawa, sila ay nagkaroon ng asawa. Nag-asawa sila ni James noong August 30, 1846. So, tignan natin, kailan ang great disappointment? 1844. Okay, magkaibigan na ito si Ellen at saka ni James White bago pa 1844. Yes, 1843, they are now what? Magkasintahan at marami na silang mga pagsasama and they are waiting for Christ to come October 22, 1844. And then, dahil alam na nilang darating tinanggap ang turo na yan, ay hindi muna sila nagpakasal. Kasi baka maabutan daw silang nag-honeymoon. Ayan. And so, August 30, 1846 sila nagkasal. At yan, si James White. At si James White, ito yung mga kanyang ginawa naman sa kanyang buhay, habang siya ay buhay. Okay? At naging what? Naging presidente rin siya ng General Conference si James White. Okay? Maiksi lang ang panahon, mga kapatid, dahil naririto na si Dr. Almusera, siya ang susunod nito pagkatapos ko. Maraming mga ituturo sa atin ni Dr. Almusera at saka ni Sir Brian Tolentino. So, nagkaroon siya ng mga anak. Lahat ay mga lalaki. Nandiyan si Henry, si Edson, si William, and John Herbert. Pero itong si Henry ay namatay ng sakit ng pneumonia. At ito naman si Herbert ay namatay din 3 months after ng kanyang panganak. So, ang naiwan itong si William at saka ni Edson. Yes. At ito si Edson. Naging prominent siya sa Sabbath ng Sabbath School. At of course, ay siya ang nangasiwa ng Ellen White State pagkatapos ng mamatay na ang kanyang ina. Okay? So, lampasan natin yung mga bagay na yan. Ano naman, how about her Christian experience? Yeah. Sa palagay ninyo, mga kapatid, paano niya nalaman ang katotohanan? Yes. At ano ang nagbigay ng the turning point of her life? Titingnan po natin in her Christian experience. Makita po natin na in the early Christian experience niya ay kasama siya doon sa tumanggap ng Advent message. Yes. And preaching of William Miller noong 1840, si William Miller ang nagsimula na siya noong 1833 pa lang ay nagsisimula ng nangangaral si William Miller na darating na ang ating Panginoon. At malapit na nga, 1840, ay napakinggan ni Ellen White ito at saka ni James White o ni Ellen Gould. Kasi hindi pa naman sila nag-asawa noon. And so, tinanggap din nila yun. But, Ellen White was
accepted into the Methodist Church noong 1842. So noong 1842, ay nabinyagan siya. And then, at sa Cisco Bay. And then, ang nangyari dyan mga kapatid, noong 1843, isang taon na lang, bago yung October 22, 1844, ay tinanggap nila yung message na yan, and so, they were disfellowship into the Methodist Church. Di ba yan ang ginagawa din natin kahit sa ating iglesia? Pag kami mga kapatid tayo, nakita na talagang sumusunod na sa mga ibang doktrina, ano bang ginagawa din natin? Yeah. So, ganyan po nangyari. And so, she heard and accepted William Miller's message in Portland, Christ's Second Coming in 1843. And what happened? Ang nangyari po, pero sabi ko nga, nabinyagan siya noong June 26, 1842 by immersion in Cisco Bay and was received into the Methodist. But the Harmons were disfellowshipped the next year because they accepted the teaching of William Miller. Okay, so yung pangyayari po yun, mga kapatid, ay masakit sa loob at sa pag-iisip ni Mrs. White o ni Ellen. Masakit sa kanyang pag-iisip dahil sa mura pa niyang karanasan. And so, ito po naman ang naging turning point ng kanyang buhay. Yes. Yung experience niyang iyon ay nagtungo o nagdala sa kanya ng isang magandang karanasan. At sinabi niya ito, nagkaroon siya ng dalawang pangitain. Yung dalawang pangitain iyon, unang-una, ay nakita niya ang Panginoon na ngumingiti sa kanya. Pangalawang nakita niyang pangitain ay hawak ng Panginoon yung green cord na nagpapakilala ng pananampalatayat na bigay sa kanya. And then, ang ginawa ni Ellen ay she immediately confided to her mother yung problema. At ito namang mother niya, sabi niya, you go to Elder Stockman at si Elder Stockman siya ang magbibigay sa iyo ng payo kung anong gagawin mo at anong mangyayari sa buhay. Si Elder Stockman, ito naman ang kanyang pagdalamhati. Ang sabi niya, yours is the most singular experience for one of your tender age. Jesus must be preparing you for some special work. You can read that in Life Sketches, Volume 1. Okay? So, ito po, nagpalakas loob ito kay Ellen, yung sinabi ni Elder Stockman. Okay? And so, ano po nangyari pagkatapos niyan? Pagkatapos po niyan ay alam na natin nangyari ang great disappointment. Yeah. Pagka si pastor kay si Sir Jimenez ang mag-lecture nito, ano daw ang October 22, 1844? Great disappointment? Great disappointment ba October 22, 1844? Ang sabi niya is a great day of rejoicing. October 22 is a great day of rejoicing because they are waiting for Christ to come. Kailan lang nagkaroon ng great disappointment? 23. Kasi hindi dumating ang Panginoon. Tama ba? Yeah. Okay. And so, but meron pong katotohanan itong gustong ipakita ng Panginoong Hesus sa kanyang mga tao na naghihintay at naghahangad sa kanyang pagdating. Yes. Jesus Christ opened the mind of the people. Sabi niya, we fully believe that God in His wisdom designed that His people should met with disappointment. Bakit? Ang sabi, which well calculated to reveal heart and develop the true characters of those who profess to look for and rejoice in the coming of the Lord. You see? In His wisdom, God designed for the great disappointment. Why? It is because to test the heart of those people who are waiting for Him during the time. Tinan ninyo, kung sakali nga naman, may magpipreach sa atin ngayon, pero wala nang magpipreach, sigurado ko, na darating na ang ating Panginoon by 2020. Walang magpipreach sa atin yan. Kaya sabihin natin, para malapit, 2017. Wala din yan. Eh anong gagawin natin kung sakali lamang? Of course, marami sa atin in our consciousness o kaya sa ating mga kwan lamang ay magpabinyag tayo. Eh, wala namang mawawala kung magpabinyag tayo kasi darating na ang Panginoon. Yan po ang puso ng mga tao. Nagpabinyag sila 1843, malapit na 1844. Ay, di siyempre. Yes. Pero, ang sabi ng Panginoon, ang parabi ni Mrs. White, those who embraced the first angel's message. Remember, si William Miller preached only to
the two angels' message. Ah, yun lang po ang na-discover at na-preach ni William Miller. Especially so, yung first angel's message. Yan ay sa worship and judgment. Okay? Yung judgment. Ang unang-una. So, iyan ang nangyari. And then, not because, you see, not because they love the truth and desire inheritance in the kingdom of heaven, now appeared in their true light. You see? So mga kapatid, ang October 22, 1844, it should be a great day of rejoicing because Christ is coming. But certainly Christ did not come. Why? To test the heart of those people who are what? Waiting for Him at that time. Because their heart are not true to the promise of kingdom. Ang takot lang sa kanila. Takot lang sila. True fear. Ayan, oh. True fear in the wrath of judgment. Eh, kaya, pabinyag sila. But they did not really love God. Mm. So, napakabuti po. So, to us, pagkatapos po ng great disappointment, October 23, ay bago pa ho man, ang sabi nila, bago pa man October 22, nagtipon na sila. Nagtitipon na sila at handa na silang, what? Tanggapin ang ating Panginoong Hesus. Marami pa nga nagsasabi, ang sabi niya, hindi na nila inani yung kanilang mga pananim. It is because to them, what is the use of that? Darating na ang Panginoon. Yes. Maraming mga panginis natin, katulad yan si Hiram Edson, titinan natin mamaya. Okay? Hindi na nila inani. At nagsasabi sila sa mga tao, mamaya, nasa langit na kami. Eh, kasi darating na ang Panginoon. Pero, alas 8 na, alas 9 na, alas 10 na, wala pang Panginoon. Alas 12 na, wala pa rin. Pero naalala lang, sabi nilang Bible, oh, probably, He will come early in the morning. And so, magbukang liwayway na, wala pa ang Panginoon. Noong magkaliwanag na sa takot at hiya ng mga taong ito na naghihintay sa ating Panginoon, nagsitagpo, nagsilayas at nagsipagtago sila dahil ayaw nilang makita ng mga tao na sila'y naroroon pa na sinasabi na nila na dadalhin na sila sa langit dahil dadating ng Panginoon. So walang naiwan sa church na kanilang pinagtitipunan o sa lugar ng kanilang pinagtitipunan. And so, ano nangyari? Pagkatapos po nito, ang mga tao na yon ay nagkaroon. Yung mga tao na yon ay wala na sila. Pero may mga grupo pang patuloy na nag-aaral. Sabi niya, bakit kaya hindi dumating ang Panginoon? Yes. So, they continue to study. Tama naman yung pagpapaliwanag ni William Miller. But, at that point, October 23, ay patuloy na nagsaliksik sila. Kasama itong si Ellen, ay napasama sa mga grupo. At yung grupong iyon, may small group pa. Kaya noon pa lang mga kapatid, may small group na. Ayan. May small group si Mrs. White. Na patuloy na nagsasaliksik kasama mga kaibigan niya. Pastor Freddy, sinyasan mo ako ha. Kung baka malapit na ako ng oras, sinyasan mo ako dahil hindi mo tatapos ito. Sinyasan mo ako. Yeah. So, while visiting a dear friend, Mrs. Hines, with three other young women, kneeling quietly at the family altar, they prayed together for light and guidance. Patuloy silang nag-aaral. Isang bahay sila nagtitipon, kaya small group ito. At while meeting together, praying together, ay naramdaman ni Mrs. White, Ellen, naramdaman ni Ellen ang isang kakaibang pangyayari. And this is the vision that she received after October 22, 1844. Yes. Anong vision niya, Anne? Ito po yung vision na nakita niya. Ha? Nakita niya na what? May mga tao na naglalakbay at dumaraan sila sa bangin. At doon sa dulo niyon, mayroong liwanag. Nang liwanag niyon ay naaninag ang ating Panginoong Hesus. Okay. And this, the explanation of this, you can read this in the book of Words of the Little Flock. Makikita po ninyo yan. On page 18 at mga iba pang mga aklat. Mababasa po ninyo. And then, si Ellen Armon felt the power of God come upon her as she never had felt before. And then she seemed to be surrounded with light and the rising and be rising higher and higher from the earth.
So ito naramdaman niya. Talagang dinadala siya, itinataas siya. Hanggang sa mamaya makita niya ay what? Ah, sabi niya, oh, oh bakit? Oh, nakat pala doon. Kinat ko doon dahil mahaba pa ito. Ito, 10 minutes na lang. Okay? Ikakat na lang natin yung mga iba. Kasi 10 minutes na lang, ha? Tinan natin mga kapatid, paano naman nalaman ngayon ang Sabat? Yan. O kasi nung una mga kapatid ay what? Nung una ay alalahanin natin na ang una ang mga Adventists, they congregate themselves and they name them that organization an Adventist. But these Adventists are group of people coming from different churches. Hindi nila pinalitan yung kanilang mga pangalan ng relihiyon. But they hold it Adventist. Lahat sila waiting for Christ to come. But they are not keeping what? They are not keeping the Sabbath. Eh kasi Methodist yung mga iyan, Baptist yung mga iyan, at marami pa, congregational, mga marami. But naghihintay sila sa ating Panginoon. So Adventist ang term nila noon. So tinan po natin ang metamorphosis ng mga Adventists hanggang sa naging Seventh-day Adventists. So, sanctuary. Okay, ito yung mga doktrina. Lampasan na muna natin yan kasi wala na tayong panahon. Yeah, yung sanctuary, pati na rin yung sanctuary. Yeah, sa Sabat na lang tayo. Let's go to the Sabat. Yeah. At doon po sa Sabat, mga kapatid, katulad ng sinabi ko kanina, this is the sign of the church. Ay kung dumating ang Panginoong Hesus nga noong October 22, 1844, hindi na tama yung Bible. Eh kasi the people of God who are waiting for Him, they are keeping the Sabbath. Eh pero yung mga tao na naghihintay sa kanila noon, hindi nila alam ang Sabbath. And of course, Sabbath is not just at that first time. Kasi nung unang panahon pa nga, alam na natin ang Sabbath. Okay? But how did Sabbath came to the Seventh-day Adventist Church? Yan. And so, yan po ang sabi ng Bible. Yes, remember the Sabbath day sa Exodus. At you must look forward for the Sabbath. Okay? And then, tinan po natin. Paano nagkaroon ng Sabbath sa ating iglesia? Do you remember Rachel Ox? Naalala po niya si Rachel Ox? Si Rachel Ox po, one time, ay nag-attend siya ng isang meeting ng Methodist Church. Ang nagpipreach doon ay si William Miller. Oh, William Miller. Frederick Wheeler. Si Frederick Wheeler po, ang Methodist Church, alam ko ang Methodist Church kasi nabinyagan po ako ng Methodist Church. Ako po ay galing sa Methodist Church. Halos parehas din po ang paniniwala. May communion service din sila. At yung communion service nila, habang nagpipreach itong si Frederick Wheeler, nagpipreach siya and preparing for the communion service, naririnig mo ngayon itong si Rachel Ox. Noong si Rachel Ox, mga kapatid, ay naroroon at sinabi ni Frederick Wheeler, ang sabi niya is what? Let us prepare our heart for the communion service. Ang sabi niya, before we partake and we will do so, ang sabi niya, remember, let us keep with love God and keep His commandments. Ay naririnig at napakinggan ito ni Rachel. At nagbago ang expression ng kanyang mukha when she heard about this. Napansin ito ni Frederick Wheeler. Parang sabi niya, anong nangyari? Okay. Hindi niya yan gaanong pinansin. Wala rin panahon si Rachel Ox. Pero one time, nagdalaw itong si Frederick Wheeler. Dinalaw niya yung mga kapatid na yon. At nadalaw niya itong si Rachel Ox. At sinabi ni Rachel Ox, Rachel, ang sabi ni Frederick Wheeler, napansin ko yung nag-attend ka ng aming meeting. Ang sabi niya, do you have something to tell me during that time? Nag-open na ngayon si Rachel Ox. Sabi niya, tama, pastor. Kamuntik kitang pababahin, sabi niya, nung magsisimula ka ng communion service. Dahil sinabi mo na, we need to keep the commandments of God before we partake the communion service. Alam mo ba, sabi niya, you're not keeping the commandments of God. O bakit naman, sabi niya, it is because you're not keeping the Sabbath. Ah, because Rachel Ox known the Sabbath because there are Baptists. Later on, nalaman ni Rachel Ox ang Sabbath doon sa Seventh-day Baptist. Di niyo ba alam na may mga Seventh-day Baptists? Yeah, okay. And so, naandun siya, at noong madala niya yun, mga kapatid, siya ngayon na nagbukas sa isip ni Frederick Wheeler. At itong si Frederick Wheeler, itong dalawang clergyman na ito, na siyang nalaman niya, yan si Rachel Ox, at nalaman nila ang Sabbath. And then, Methodist Rachel Ox began observance of the Seventh-day Sabbath, joined the Seventh-day Baptists.
At doon niya, si brought daw Sabbath to Washington, New Hampshire Center, the Adventist group, where it was accepted by two clergymen. Sino yung two clergymen na yan? Si Frederick Wheeler at saka ni Thomas Prebol. Do you know, still remember Thomas Prebol? D.M. Prebol. So ito po, si Methodist Adventist. E, tinan ninyo, Methodist Adventist because si Frederick Wheeler ay naghihintay kasama yan sa October 22, 1844. And then, ang nangyari ay, ito, in turn, brought it also in August that year, ang pre-wheeler Baptists. And then, Adventists. Ito naman, pre-wheel Baptist Adventist, si Thomas. Okay. Si Thomas, mga kapatid, pinag-aralan niya yon at nung mapag-aralan niya, nagsulat din si Tim Preble. At nung sumulat si Tim Preble, ito ang sinulat niya. Sabi niya, wrote the hope of Israel in favor of Sabbath. Pagka makapunta ko kayo ng Israel ngayon, hanggang ngayon, ang Sabbath sa Israel ay sacred day sa kanila. Hanggang sa ngayon. But they don't believe on Jesus Christ. At so, ito mga kapatid, noong makasulat siya, si Tim Preble, napag-aralan naman ito ni, sino? Joseph Bates. Joseph Bates is a sea captain. At nung isang si Joseph Bates, pinag-aralan niya yung sulat ni Tim Preble, ang nangyari naman mga kapatid, si Joseph Bates sumulat din. At ang sinulat niya, ang sabi niya is what? Accepted the Sabbath truth after reading an article by Tim Preble na Hope of Israel. Ang sinulat niya ito naman. The seventh day Sabbath, perpetual sign from the beginning, entering to the gates of the Holy City. According to what? According to the commandments. So mas matindi ito. Sinali niya yung commandments of God dahil pinag-aralan niya yung Bible. Ngayon itong dalawa naman, itong tatlong ito, patuloy na silang nag-aral, pinag-aralan, sinbinahagi na ito sa kanilang mga grupo, and there are already, what? Adventists who are keeping Sabbath. And then, si Joseph Bates and Joseph Bates, nakita niya itong si Ellen. Nung makita naman ito ni Ellen at saka ni James, itong si Joseph Bates at ang kanilang sinulat, pinag-aralan din, pero hindi yan tinanggap kaagad. Hindi niyan tinanggap kaagad. At first, James and White, Armon, other members of the tribe of original pioneers of the Third Angel's Message, did not accept the Sabbath. Hindi nila kaagad tinanggap. Instead, pinag-aralan nila ng mabuti. Sinaliksik sa Bible at sa mga iba pa. And then later on, mga kapatid, it was strengthened by the vision. E dito na ngayon, mga kapatid. Yeah. I studied the biblical evidence from the copy of the Bates pamphlet and began teaching it to the fellow Adventists. Makita niyo, they teach it to their fellow Adventists. These Adventists are not keeping Sabbath yet. But they have known Sabbath now. And there were now 50 what? There were now 50 Sabbath keepers during that time. You can read that in volume. Tapos na. Okay. So, next. Ito, malapit na. Then this is the vision. 2 minutes na lang. Okay, sige. Tapos naman ako. Mag-prepare na kayo. Yeah. Ito naman mga kapatid. This is strengthened the Sabbath because of the vision. This is now the role of the prophetic dream. This is the role of Ellen White. Mga kapatid, ang Panginoon ang siyang nagdala ng katotohanan sa ating iglesia sa pamagitan ng pangitain, dinala kay Ellen White, pinag-aralan po lahat ito, at later on, it was accepted into the church now. From 1844, nagkaroon po ng kaliwanagan. Natanggap nila ang katotohanan ng Sabbath noong 1846. Pero hindi pa po nagkaroon ng tamang pangalan. Kailan nagkaroon ng pangalan ng ating iglesia? Yung 1860, the name Seventh Adventist came. Hindi naman natin matatapos yan, but you can read it in the words on the little plaque, page 18. Okay, mga kapatid? Yung iglesia ngayon na nakatanggap na ng araw ng Sabbath hanggang sa ngayon, 156 years now, by the aid of the prophetic dreams by Ellen White, now we have the Seventh-day Adventist congregation. Noon, Sabbath conferences lang noon. But after the organization of the Seventh-day Adventist, alam po ninyo kung kailan na-organize ang Seventh-day Adventist? Noong 1863. Who is the first president? Oh, dadali na lang namin yan, pagpunta namin sa inyo. Okay? And so, from 1863,
or from 1860 up to now, 156 years, the name Seventh-day Adventist stand firm and waiting for the coming of Christ through the aid of the Spirit of Prophecy. God bless us.